Apa namanya? Berapa biji tu nak kena? Ini yang mana yang mana? Yung ano yung kaya 40 kasi hindi alam nung iba dito ang mga nila ano Tita Bet, nila Sir Bibi hindi ba yun, iyak mo na yan namin pang slow mo na sa opening nung vlog mahal ka namin bayaw okay lang yun bayaw, okay lang yan. Hindi, may hirap kasi magsalita. Hindi. Kasi, 2016. Sa mga di nakakala, 2015 December, tawag ka naman ako. Tapos, 2016. Ayan, sasabihin ko na. Parang na rin sa, alaman ng mga tao. Kasi yung mga napapasin ng tao. Kaya nakikita nila, meron ako dito. Yung tayo ko, akala nila sasabi ako. Pero yung totoo kasi yun, ano, na-operahan ako sa colon. Tapos, 2016, ay, natayag ko sa ano, cancer, stage 2B, colon cancer. Ang daming nagbago sa buhay ko. Kasi dati, nung alaman ko may sakit ako, may cancer ako, hindi naman ako naiyak eh. Mas naiyak ako nung alaman ko, yung kay ate, ate ko kasi may cancer. So sa akin, nung alaman ko may cancer ako, gamitin ko na yung moment na ito, birthday ko, wala ko pa kanan. Hindi ano, nung nalaman ko may cancer ako, hindi ako naiyak. Mas naiyak ako dun sa ate ko, kasi alam ko yung ano eh. Nakikita ko yung hirap pag may cancer. Nanay ko, yung akin ang panganay, may cancer sila. Tapos si ate, hindi ako nasa si ate, October. Umiyak? And then, October siya natin na-diagnose ko, ano, na cancer. O, parin ba ate? After noon, same year, na-opera na ako December. Tapos sa diagnose ako, January, colon cancer stage 2B. So, parang inano ko lang na gusto magpasalamat. Kasi dati, parang okay lang sa akin na may cancer ako eh. Kasi, binata ako noon, wala naman din ano yung buhay ko. Parang kahit sige, kung na kami pa, wala naman din pag-iingatan. Pero ngayon, nakita ko gano'ng ka-importante mabuhay. Hindi mabastog. Hindi mabastog ang anak ko. Kaya siyempre, sobrang pasasalamat ko dito. Ito talaga yung nagbago ng buhay ko. Ito si King. Kasi, simula, basta di ba ang kwento na ito? Kwento ko na rin. Nung nakilala ko siya talaga, sinabi ko, papakasal ako na ito. Kasi magiging vlogger ako, kapag napangasawa ko ito. Ay, di, kumbaga, ano ko na nag-design na ako nun eh. Siyempre, nawala rin best friend ko. Kaya, yun lang. Kaya ako naiyak kasi, kaya ako sinelebrate yung 40 kasi hindi ko alam kung aabot pa ba ako ng 41, ng 42, or ano. Kumbaga, gusto ko lang paalam sa inyo kung gano'ng kahalaga yung ano, yung buhay. Tapos, eh, sa mga followers na rin na hindi nakakaalam yung sakit ko na sa likod ng mga pagpapatawa, yung mga may mga tao ano, nag-i-struggle, yung mga tao lumalaban. So, kwento ko na rin, dadagdag ko pa, yan. Birthday ko naman. Kasi may ano pa kami ni ate,
may challenge pa kami noon kasi di ba may cancer siya, may cancer ako. Si ate nagpakimo. Kumbaga, ako naman, nung nalaman ko may cancer ako, sinabi ko na sa sarili ko na nag-decide ako sa sarili ko na di ako magpapakimo. So yun lang, sobrang proud ko sa sarili ko na nilabanan ko yung cancer na kahit walang chemo. Kumbaga, siyempre, kailangan ko rin yung suporta sa pamilya ko. Na kailangan suportahan nila yung mag-decision ko na hindi ako magpakimo. So far, 2016, so 2024 na, naka-interest na ako. Parang ano, bayan mo eh. Hindi, naka-8 years na ako. Okay na. Pulmuhin mo rin ako ba yun? Pulmuhin mo rin ako. Ito yun lang. So parang thank you sa inyo lahat. Kumbaga laban lang tayo sa buhay. Lahat tayo may pinagdadaanan. Enjoy natin. Enjoy natin yung bawat oras. Ayun nga. Dati ang motto ko YOLO eh. You only live once. Pero mali pala yun. Hindi pala you only live once. You only die once. But you live every day. So yun yung ano. Dapat sulitin natin yung bawat oras. So yun lang, maraming salamat sa inyo lahat. Mahal na mahal kayo. Lahat ng tao dito, inutorin ko ng pamilya. Maraming salamat. Let's go, mag-enjoy na tayo. Mahal na mahal mo kayo lahat. Ayan sa mga anak ko, Diana. And his girlfriend. I love you, Nani. So ayan, happy birthday to me. Thank you. Ito ba na?